para hindi na umasa sa mga pautang na 5-6 na mga Bombay, may alok na tulong ang Japanese company na Global Mobility Service o GMS at Impact Solution sa mga miyembro ng Tricycle Operators at Drivers Association sa bansa. Ayon kay Satoshi Takahashi, presidente at CEO ng GMS, ang kanyang kumpanya na ang bahala sa pag-aasikaso ng loan sa mga bangko. Hindi kasi anya may kakaila na bago makautang sa bangko, kailangan pa ng maraming requirements at mahabang proseso. Ikinatuwa naman ng mga driver ang alok ng GMS. Ayon kay Alvin Niebres, presidente ng Makati Tricycle Federation, malaking tulong ito sa kanilang hanay. Para lang kasi anya silang pumapasada at nagba-boundary. Ayon kay Niebres, kailangan lamang nilang magbayad ng tig 150 pesos kada araw sa loob ng 3 taon para magkaroon na ng sariling tricycle. Talagang nakatulong sa mga miyembro namin, dati mga walang unit. Ngayon, ito nga, dumating yung Impact Solution. Parang mas maganda. Parang na-upgrade yung ano ng GMS. Mas lalong gaganda ngayon dahil may Impact Solution na dati, ano lang sila, focus lang sila dun sa tricycle, tulad nito, Aribadya. Ngayon, mayroon ng housing, auto loan, saka housing loan. May humigit kumulang na 6 na milyon ang bilang ng mga tricycle driver sa buong Pilipinas. Pero kahit marami ang kanilang bilang, himutok nila, hindi naman daw sila masyadong napagtutuunan ng pansin ng gobyerno. Gaya halimbawa ng pagbibigay ng ayuda dahil sa napakataas na presyo ng mga produktong petrolyo, hindi kasama ang mga tricycle driver na mabibigyan ng pamahalaan. Himutok din ng grupo maging sa kalsada, limitado lang din daw ang ibinibigay na ruta para makadaan. Limitado ang paggamit namin ng kalsada. Eh bakit yung mga bisikleta? Nagbabayad ba yan ng tax? Binibigyan pa ng sariling lane? Yung mga single motorcycle, dalawa lang ang kulong niyan, pinapayagan ng mga congressman, pinapayagan ng gobyerno natin na mamasada sa National Highway. Dalawa lang ang kulong niyan, binigyan pa ng sariling lane. Anong klaseng gobyerno yan? Ayon kay Rodrigo Soriano, presidente ng Paranaque Toda Federation, maaaring hindi na nila tanggapin ang plano ng gobyerno na bigyan ng fuel subsidy ang mga tricycle driver. Yung fuel subsidy namin, malamang hindi na namin tanggapin yan sa ating gobyerno. Kasi hindi nila kami binibigyan ng pagkakataon na mapatas sa mga jeep. Kasi pare-pareho naman kami transportasyon. Tapos ang fuel subsidy nila, malaki. Ang fuel subsidy namin, kokonti. Ang pagkakaalam ko, 680 million lang ang inalat para sa tricycle. Sa buong Pilipinas na yan. Pag i-divide mo yan, siguro baka wala pang 500 yan. Masyado kaming agarabyado pagdating sa ganyang pagkabibigay ng ating gobyerno. Dapat patas lang. Shona Yu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.